Reklamador ka ba? Tara, pag-usapan natin ang ugali mo. Ang sabi sa Mark chapter 6 verse 41, taking the 5 loaves and the 2 fish and looking up to heaven, he gave thanks and broke the loaves. Then he gave them to his disciples to set before the people. He also divided the 2 fish among them all. Isang araw, pumunta sa bukid ang Panginoon at sinundan siya ng mahigit 5,000 tao. Siya ay nangaral ng matagal hanggang sa inabot sila ng gutom. Walang kakainin ng mga tao. Kung kaya't inutusan niya ang kanyang mga disipulo na maghanap ng ipapakain. Wala silang makita, kundi ang batang may dalang 5 pirasong tinapay at 2 isda. Marami siguro sa atin ang magrereklamo at panghihinaan ng loob sa ganong uri ng kalagayan. But, what did the Lord do? He gave thanks. Hindi siya nagreklamo na, bakit yan lang ang nahanap nyo? Kundi, sa kahit kunting bagay, siya ay nagpasalamat. Sa karamihan sa atin, inirereklamo natin ang konti. Ngunit sa Panginoon, ipinagpapasalamat at ipinamamahagi pa sa iba. Pagka maraming nagugutom sa barangay at mayroon kang kunting pagkain, halika kayo dito, tahimik na lang tayong kakain. Tayo na lang, baka maubusan pa tayo. Hindi ganon sa Panginoon. Ipinagpasalamat niya ang kokonte at pinaghahati-hati pa sa iba. Share. Sabihin nga natin, share. At dahil doon, ano ang ginawa ng langit? Hindi ba pinadami palalo? Tandaan natin to. Hindi komo reklamo tayo ng reklamo ay padadamihin ng Diyos, matigil lang tayo. Kumukunti pa nga lalo. Hindi natin nare-realize na kung ang damot-damot natin, ang ending, lagi pa rin naman tayong kapos. Kulang na kulang pa rin naman at hindi naman tayo sumagana dahil tayo'y mahilig na sa sarili lang natin ang ipagtabi. Follow the Jesus way. Sundan natin ang kaparaanan ng Panginoon. Be thankful for a few and share whatever is little because little becomes much when God blesses it. Tara, share natin to.